welcome sa ating channel, Das De La Cruz. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na po and pakiclick na po ang bell button para ma-notified po kayo palagi pag may bago ako. So ngayon na po pala kaya tayo nag-upload. Pasensya na po sa mga kalat kasi kakaluto ko lang ng lunch namin na piningahan. So eto nga, meron kaming pakainan dito at may kutsara ako. Ito yung pinapakain ko sa mga nagtatanong po. Ito yung pinapakain ko sa aking alaga. Ay, baliktad. Ayan po, mixed vegetables na Cerelac and soya. Ayan po, mixed vegetables and soya. Ayan po. Hindi ko alam, nakalimutan ko na kung magkano to. Wala pang 100 pesos kung isang box na. Ayan po. Ito na nga lang po yung natira, oh. Ayan, maglalagay lang ako ng kaunting-kaunti lang. So guys, yung ginagamit ko na kutsara, tas lumang lalagyan lang na to. Ayan, tas lalagyan nyo lang ng kaunting-kaunti lang talaga. Sobrang kaunti yun. Kasi minsan sayang pag natitira. Ayan, ganyan lang. Dagdagan natin konti. Ayan, yung matira man maya-maya ay pakain din natin ulit. So, itutupi ko lang na ganyan para sinubi ko sa lalagyan ulit. So lalagyan ko siya ng mainit na tubig, kaunting-kaunti lang din guys, at saka malamig na tubig. Andito si Daddy Rick, pasensya na kayo, maingay si Daddy Rick. Ano rin yung pang-pakita? Oh, sige, pakita ko daw yung ginawa ko kasi may splay legs yung aking ano guys, yung ibon. So ayan, lagyan natin ng konting tubig lang na mainit. Yeah, malakad na. Tuwan-tuwa si Daddy Rick dun sa ginawa ko para DIY. Dapat ganito yung consistency niya. Ito, ayan, haluin lang na mabuti. Bawal yung ano wa, kailangan ganyan ninyo, ayan, dapat maligam-gam lang. Kasi pag sobrang init, kawawa naman yung ibon, baka mapaso yung malanghala niya. Yung ibon, yung ano niya, butchin niya. Ito, ganyan dapat guys, ayan. Hindi siya yung mukhang tubig. Ayan, dapat. Ayan, ganito lang. Ganyan siya. Dalawa na silang kakain ito. At ayun guys, i-update ko na kayo dun sa ibon. Sa dalawang ibon na aking na-save nung nakaraang 2 weeks ago po yata yun. Lalagay ko na lang po yung date dito ngayon. Para, tapos nung nakuha ko siya, yung laman natin kung ilang linggo na ba siya sa akin sa pag-aalaga ko sa kanila. So, disclaimer po, hindi po ako expert sa pag-aalaga ng ibon. Pero po, ginagawa ko po yung lahat para mapaayos sila sa aking pangangalaga at maging okay po sila sa akin. So, ayun po, papakita ko na po sa inyo yung dalawa at napangalanan ko na po siya. Yung isa po ay si Bunso, dahil napakaliit niya talaga. Si Bunso at saka po si Butchi. Kasi po, ang laki ng Butchi niya. Sabi niya, nag-inig, Mama, Butchi na lang yata yung pangalan niya. Okay, sige, Butchi. Si Butchi. So, papakainin na po natin sila at ipapakilala ko na ulit sila sa inyo. Hi guys, eto po si Bunso. Yan po yung dati na walang kahalos, napakaliit lang. Siya po yung nagkaroon ng splay legs. Kaya po, nilagyan ko po ng goma. Ayan, lagi po siyang tumataob-taob. Nilagyan ko po siya ng goma at kasi po kailangan magdikit yung kanyang mga paa dahil naka, ano po kasi siya bukangkang. Yung naka ganyan po yung dalawa niyang paa. Ayan, naka ganyan. Ayan, lagi po siyang nabubuwal. Normal lang naman po yan. Kasi baby pa siya. So, yan, natatakot ako. Baka mahulog siya. Hawakan ko muna, guys. Ito po si Bunso. Ito po yung nakuha ko dati na wala pang balahibo noon. Tapos sobrang liit. Mas malaki pa yung hinlalaki ko sa katawan niya noon, eh. Ito, oh. Ito po, oh. Papakita ko po sa kabilang side ng video yung kung ano yung itsura niya dati nung nilinisan ko po siya na punong-puno po yan ng dumi noon nung nakuha ko siya. At ayun nga po, nagka-splay leg siya, kaya po, ginamito ko po. Ang ginawa ko lang po ay goma. Tinali ko lang po sa at binuhuli ko sa magkabila. Pero maluwag po yung pinakasamay paan niya. Maluwag po siya, kaya okay naman po yan. Nakakalakad po ng maayos. Ayun po. Para lang po yung legs niya, eh magdikit po. Kasi magkahiwalay nga po yung legs niya. Ito po kasi siguro yung may kasalanan. Nasisi si Butchi. Ayan po si Butchi, oh. Kung makikita nyo, napakalaki na po ni Butchi. Ayan, oh. At gutom na din siya. Kumakain na din siya ng sin, pero kumakain pa rin siya ng Cerelac. Minsan gusto nilang magkatabi kasi mainit yung katawan ni Butchi. Gusto niya magsiksik doon kay Butchi. Kasi nga may pakpak na siya. Lumalagay siya sa ilalim ni Butchi.
Magkapatid po sila, kaya lang naunang napisa itong isa. At ayan na nga po siya, oh, ang ganda-ganda ng katawan. Ayan, oh, na-miss nila yung isa't isa. Ayan po, oh. Ayan. Ayan po silang dalawa. Ito si Gucci, ito wala pa din yung balahibo nung nakuha ko, eh. Ayan, after 2 weeks po yata, eh, ito na silang dalawa. Ayan. Ito, nagkakasimula na din magkabalahibo. Ayan, lumalabas na rin yung mga balahibo niya dito sa wings niya. At ayan po. Papakainin na po natin siya. At saka dito si ano din. At mga gutom na po siya. Kasi 12 o'clock na po ng tanghali. Papakain ko po sila ay umaga ng 7 a.m. Tapos tanghali ng 12. At saka po ng mga 8 or 7. Tapos po, sunod noon ay 12 o'clock bago ko matulog. Kaya puyat ang ate nyo. Kasi kailangan 12, mapakain ko sila bago ko umakyat. Inaantay ko munang mag-12 para tumagal po sila hanggang umaga ng 7. Kasi hindi naman po ako makakagising ng madaling araw para lang pakainin ko sila. So, ayun na nga po at tayo na magpakain na. Ito na po yung Cerelac na tinimpla natin. Pakainin natin siya at gutom na din naman. Ganyan po siya kumain, no? Kala mo hindi pinapakain. Dati po ang liit-liit lang niya talaga. Sabi ko nga sa sarili ko, mabubuhay ba kita? Pero syempre positive ako na mabuhay ka. Kasi ayun nga po, pagka nag-alaga ka talaga kasi pipray mo din na mabuhay mo sila. Kasi nakakaawa talaga. Tsaka gusto ko din makita kung paano ba siya paglaki niya, ano na ba itsura niya. Yun po yung nakaka-amaze sa isang mag-alaga ka ng ibon. Kasi po, sa pagmaliit na nag-hand feed ka ng ganito, hindi mo pa alam yung itsura nila, oy. Hindi mo pa alam yung itsura nila kapag ka, ano, kapag ka yung maliit pa. Kasi labas silang mga balahibo. Pero nakaka-excite yung sa pakiramdam na pagka lumaki na sila at nagkabalahibo at unti-unti na lumalabas lahat ng mga balahibo na. Ayaw na nilang kumain, ay sila yung mismong pusang tumitigil sa pagsubo. Ayan. Kaso natutulog na, yan lagi natutulog pag nagpapakain ako. Sinigising-gising ko. Bunso! Bunso! Ay ka sa kanila sa vlog, sa mga nanood sa'yo, sa nakaraang vlog. Hello po, ito po si Bunsoan. Ayan po, okay po siya. Ayan, a-update ko po ulit kayo kapag ka okay na po siya. Ayan. Ito po. Ang laki na ng butchin niya. Ang dami ng lamang Cerelac. Ayan, kapag ka ganyan po, ang ginagawa ko ay tissue talaga. Ayan, tissue. Hindi ako pwedeng walang tissue. Kasi pinupunasan ko yung mga nga tumulo dyan sa kanilang mga leeg. Kasi hindi ko maiwasan na may tutulo. Yun, sa mga nagtatanong din po, ano po ba yung vitamins na ginagamit ko? Wala po akong pinapainom na vitamins. Kapag malalaki na sila, ang pinapakain ko po ay yung mga sanga or dahon ng malunggay. Yun po yung mga pinapakain namin sa kanila. Yun po yung pinaka-vitamins nila. Hindi pa siya busog, guys. At sumusubo pa siya ng sumusubo. Pero kung makikita nyo po, guys, ay puno na ang kanyang gucci. Ayan po, oh. Ayan, ito yung butchi niya, malambot. Puno na po yung butchi niya. Kasi po, pag di ko inawat, eh baka naman punong-puno yung butchi po. Ayan, baka hindi na sila makahinga. Pero sobrang takaw po niya talaga. Ito na po siya ngayon. Ayan. Lagi ko nga nililinis to kasi minsan ang dumi-dumi. Next naman ay si butchi. Si Gucci po. Lumabas na, Gucci. Ah, ayaw lumabas. Ayaw po niya lumabas ng kusa eh. Ayan. Kulay blue na yung kanyang pakpak at kamukha siya ng kanyang tatay. Kusay kulay gray yung ulo niya. Ayan. At makikita niyo yung pakpak niya. Sobrang itong ibon na to, ayaw lalabas ng cage. Gusto niya lagi nasa cage, guys. Tapos pag tinawag mo siya, ayaw niya sasama. Hindi katulad ni Kulit, ayan, kusang lumalabas pagkakain na. Siya hindi po, ayaw niya talaga. Ito o, papakita ko sa kanya na yung takpak mo. Ayan. Diba? Ito po yung takpak ni. Teka lang kasi, huwag kang masungit. Ayan po yung takpak niya. O, ang ganda. Kulay blue.
yung buntot niya, kulay blue din. Ganyan din yung kay Anik, kay Kulit dati. Kung napapanood niyo po yung mga vlog ko dati. Ayan, ito naman po yung si Bucci. Ayan. Bucci! Ano ba naman yan? Tum na gutom. Ito po, mas naunang napisa. Kaya siya ay mas naunang magkabalahibo. Pero kung mapapansin niyo, tingnan niyo. Oh, yung katawan niya, wala pang masyadong balahibong... yung parang ano, yung mature na feathers na wala pa po, kasi baby feathers pa lang yung mga puti-puti na yan, mapapalitan po siya ng mga ganito, ayan, mga ganyan. At ayan po, nauuna kasi yung wings eh, tsaka yung head, yung tail, yan po yung nauuna na magkaroon ng mga ano, mga feathers na mature feathers. Ewan ko po kung ano tawag doon ah. Ayan po yung tawag po. Ayan po. Ayan ako. Nakakalibang kong mag-alaga. At yung mga hunted ko po ay si Orange. Tandaan nyo po. Kasi yun yung kwento naman noon ay ano po. Tinataboy na siya ng parents niya kasi maglilay na ulit ng egg. Kaya po yung dalawa po silang magkapatid, eh tinataboy na sila ng parents palabas ng bird's nest. Kaso po yung isa, pinatay na po talaga kasi ayaw lumabas ng bird's nest. Tapos si Orange, nakita ko, nasa sahig na siya na cage. Kaya kinuha ko na po siya kaysa siya naman yung isunod kapag binalik ko pa sa bird's nest. Kaya dun po yung nagsimula ako na matutong maghuntin ng ibon. Ako lang po talaga at si Papa ay hindi pa masyadong kaya na dalawang kamay ang gamitin para pakainin sila. Kaya kailangan ko talagang gawin po. Nasanay naman po ako at nag-enjoy naman po ako. At sumunod na nga po doon ay yung iba pong mga ibon ko pa po na iba, kaso lang namatay po yung dalawang magkapatid na puti at yung isa pa po pala si Milky tsaka si Blue. Si Blue po nakawala kasi nakakalimutan ni Daderick na isara yung cage. At yung si Milky naman, ayun, meron na siyang baby, lagi siyang nagbe-baby, kaso yung dalawang baby niya ay namatay noong December. Tapos po, yun nga, sumunod si Kulit at saka si Sugar, yung Orange, si Sugar at si Kulit yung huli. Ito na yung susunod nila. Kaya po, bali lima po yung buhay na hand-feed ko po. At sana po, maging okay nga po lahat sila. Pati na po itong si Bunso, maging okay po sila. Si Kulit at saka si Sugar, kung hinahanap niyo po dati kasi nandito siya sa table, nilabas na po namin. Nilagay na po namin malapit dito sa may tindahan ko para nakikita ko pa rin sila every morning. Or kada lalabas ako ng bahay, nakikita ko sila. Ayun. Sa yung mga nagtatanong po na nagbebenta po ba kami ng ibon, hindi po kasi po si Papa ay hindi po pinabebenta gawa ng marami din po siya nakalipad na ibon at kaunti lang po yung mga natira. May mga bakante na din po sa cage kaya ginawa namin, pinag-isa-isa na lang namin yung cage. At yung mga hinanfeed ko po, hindi ko din naman kayang ipamigay sa iba na yun nga po kasi nga po ako yung nagpalaki sa kanila mula baby pa hanggang sa maging ganito na sila. So parang ito yung nagbibigay sa akin ng ano, ng relaxation sa buhay ko. Kaya parang dito ako nalilibang ganun sa kanila. Kaya di ko po kaya na ibenta sa iba yung mga naalagaan ko na. Pero di ko po alam siguro pagdating ng panahon na marami na sila. Pero po, yun nga po eh, parang kasing turing ko na sa kanila, anak ko na. Kaya yun nga po sa mga nagtatanong, hindi ko po hindi ko po talaga lang magawang ibenta sila. Pero siguro po, kaya ko naman sila ibenta kung sakaling. Yung mari po, nakita ko na sa bird's nest na merong baby. Kailangan, bago ko sila kunin, ibigay ko na lang sila. Kasi po, pag naalagaan ko na sobrang napamamahal na po sa akin. At parang anak ko na po yung mga turing sa kanila. Ayan o, eto na yung ano niya o. Ayan yung butchin niya. Punong-puno na. Kitang-kita pa po kasi wala pa siya masyadong balahibo sa katawan. Pero dito kita. Ayan, dito wala na. Puro balahibo na talaga. Dito po wala pa. Ngayon pa lang tumutubo. So, ito na po si Bucci. Ayan, Bucci. Gusto nang umuwi sa kulungan niya. Pusa po kasi itong umuwi sa cage niya kapag busog na. Iniiwan agad ako. Ayan, hi Bucci. Hello ka sa kanila na. Bucci. Hello. Hello, Bucci. Ayaw.
Pababa ko po si Butchie dyan. Tingnan nyo po kung saan siyang pupunta dun sa... Ay, tatae pa yata. Ayun, tumae bago umano. Ayan. Pusa po siya pumasok doon dahil hindi ko na siya papasokin. Kasi po, pagka po, ano, kapag ka po talaga busog na siya, kung saan siyang papasok na sa cage niya. May seed na rin siya at unti-unti na siyang natututun. Itong mga tela na to, nililinis ko yan kapag marami na siyang dumi. Ganyan, nilalaban ko. At ito din. Kaya po ako naglalagay niyan kasi para hindi sila maginaw kasi wala nga po silang nest. Yan ang nagsisilbing parang nest nila. At saka dito. Ayan. Natutuwa ka nga po kasi, alam niyo yun, pagka nadudumi na sila, tatapat nila yung puwit nila dito sa labas ng cage. At dito po lalabas yung mga dumi nila sa labas ng kaya minsan may nakaabang ako mga tissue dyan para po dun tumapon yung mga pupo nila. Ayan po, ayan si Butchie at ito naman po si Bunso. Kinagawa ko po itong tela na to, pinapatong ko po siya dito. Ayan, pinataktang ko po ng tela dito para po maging madilim po yung lugar ni Butchie, si Butchie at ni Bunso. Kasi po ito baby pa, so gusto tulog ng tulog din to. Pati ito din naman po. Gusto nila nga magkatabi sila kasi mainit yung katawan ni Butchie. At sumisiksik nga po itong si Bunso. Hi, Bunso! Hello, Bunso! Ayan po. At ayun, update na lang po ulit kayo sa next vlog ko kung ano po nangyari sa kanila. Ayan po, ang kulit-kulit. Ayan, pet vlog po muna tayo. At salamat po sa lahat ng mga nanonood sa mga vlog ko. Mapapet vlog man yan, plant vlog man, or life vlog. Ay, nandyan pa rin kayo. Maraming salamat po. At isa-shoutout ko na lang po kayo isa-isa sa screen. Maraming salamat po. Ganito na lang po ang aking vlog at magkita-kita po tayo sa sunod kong vlog. At huwag niyo pong kakalimutan. Always be happy because life is a blessing from God. See you sa aking next vlog. Bye-bye!